puso sa lahat sa inyo. Mga kasama, maganda na po tayo sa pagsimula ng ating programa sa umagang ito. Muli po, panatilihin po natin ang physical distancing para po sa ikaliligtas ng bawat isa. Lahat pare-pareho, magkakapatid, magkalyado. Aming tahanan, lahat ay imbitado. Sayan, uwas mong nandiwang Pilipino. Lahat pare-pareho, nagkakaisa, nagkakasundo. Ito ang aming tahanan, ang puso ay Pilipino. Ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Magsiyo po ang bawat isa. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ako po ang inyong tagapagpakilala, Camille Escanio, at mula po sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pong pagdating para po sa inauguration and turnover of units ng Tondominium 1. Excited na po ba kayo sa inyong mga bagong bahay? Bigyan niyo naman po ang inyong mga sarili ng isang masigabong palakpakan. Bay talaga namang kapanapanabik po ang ating programa sa umagang ito sapagkat maraming pamilya ang magkakaroon ng panibagong bahay, buhay at pag-asa. At dahil po yan sa sipag, tiyaga at pangarap ng ating minamahal na alkalde at vice-alkalde. Kaya naman po mga kasama, simulan po natin sa umagang ito ang isang panalangin na susundan ng lupang hinirang at awit ng Maynila. Magsitayo pong lahat, ang ating pong panalangin ay pangungunahan ni Congressman Yul Servo Nieto. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkatipon-tipon upang magpuri sa iyong kadakilaan. Salamat din po sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap mula sa iyo at sa walang hanggang pagmamahal mo sa aming iyong mga anak. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo po kaming lahat na naririto ngayon, higit lalo na sa aming minamahal na punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama ng aming pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Hani Lacuna, pati na rin po sa lahat ng mga namumuno at sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Nawa, igawad mo po sa aming lahat ang isang
mainam na kaisipan at magandang kalusugan upang patuloy kaming magampanan ang aming mga tungkulin bilang tagapaglingkod sa aming minamahal na lungsod. Ang lahat ng ito po ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas, sa ngalan ng anak. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, Diyos na sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandurubing, di ka pasisigil. Sana natatutok sa sibuy at sa langit ng pagraw, ay hinatangtod lang awit sa pagkayang minamahal. Patawad mo'y tatumpay na nag-iinig. Ang pituwin at araw niya kailan pa may matitinig. Tumad ang araw ng buwan, aking pansin ka, buhay langit sa pinin mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang pamatay ng dahil sa'yo. Magsiyo po ang bawat isa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa mga bagong paaralan, bagong ospital, bagong parke, abay tayo po ngayon ay nandito para po sa bagong pabahay na ating minamahal na alkalde at vice-alkalde. Talagang hindi lang bago, disente at napakagandang pabahay po para po sa ating mga kasama dito sa Tondo. Kailan po mga kasama upang pasimulan po ang ating programa sa umagang ito? Nais ko pong ibigay sa inyo upang po siya ay magbigay ng kanyang buong adbati at ibigay sa atin ang ating pangunahing tagapagpasalita. Nais ko pong ibigay sa inyo ang ating minamahal na ina ng lungsod na Maynila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan, Vice Mayor Maria Sheila Hanilacuna Pangan. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo. Sa atin pong mga kasama sa pamalanlungsod ng Maynila, sa pangunguna ng ating pong minamahal na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa mga kasama natin sa sangguniang panglungsod ng Maynila, mga opisyal ng barangay, mga panauhin, mga kasama natin sa Urban Settlements Office, sa mga benepisyaryo ng Vertical Housing Project na pasisinayaan natin ngayon, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Talagang napakaganda ng umagang ito para
sa mahigit 100 pamilyang Manileño na mabibigyan ng pagkakataon na manirahan sa mas maayos at disenteng tahanan. Sabi nga, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nakapagbibigay ng kapanatagan sa isip at kalooban ng bawat tao. Dahil sa pamunuan ng lungsod ng Maynila, ay may matibay na pananampalataya sa Diyos, patuloy na isinusulong nito ang mataas na pagpapahalaga sa dignidad ng tao bilang nilikhang kawangis ng Panginoon. Para sa atin, ang buhay ng tao ay sagrado dahil ang tao ay ang pinakasentro at pinakamalinaw na paglalarawan ng Diyos sa atin. Kaya't isa sa naging prioridad ng administrasyon ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga proyektong panahanan o pabahay. Natapos na natin at ngayon nga ay natitirahan na ang mga townhouses sa Baseco Community. Ngayong umaga ay bubuksan na itong Tondominium 1 at nakikita naman natin na halos malapit na ring matapos ang katabing Tondominium 2. Patapos na rin ang Binondominium at kasalukuyan namang itinatayo ang San Sebastian Residences at Pedro Hill Residences. Sigurado ko, excited na ang mga pamilyang mabibigyan ng susi para sa bago nilang condominium unit. Sana ay mapuno ninyo na masasayang karanasan ang inyong tahanan at maghari ang kapayapaan, pag-ibig, pag-asa at kasaganahan sa bawat pamilya dito sa Tondominium 1. At sana ay magtulong-tulong kayong lahat na mapanatili ang kaayusan, kalinisan, katiwasayan at magandang kaugalian sa inyong bagong komunidad. Congratulations po sa inyong lahat! At sa pagkakataon po ito, isang karangalan na ipakilala ko sa inyo ang tunay na batang Maynila na tinutupad ang kanyang magagandang pangarap para sa kanyang kapwa batang Maynila. Pinangunahan niya ang maayos, masinop at epesyenteng pagseserbisyo publiko na dahilan upang maibalik ang pagtitiwala ng marami sa pamahalaan. At buo ang pagtitiwala ko na ang lahat ng ginawa niya dito sa ating mahal na Maynila ay magagawa rin niya sa buong bansa. Mga kaibigan, pasalubungan po natin na masigabong palakpakan ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maupo kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Honey Lacuna, ang aking pong partner, at siyempre sa ating minamahal na Congressman Yul Serbo, Architect Balmoris, Engineer Andres, Attorney Chris, at sampu ng aming mga kawani sa pamahalang lungsod, at ang atin ding kasama sa National Government, National Housing Authority, magandang umaga sa inyo. Sa ating mga kagawad, nandito, mga barangay official, mga kusihal. Ito po ay hindi ko naman maisasakatuparan kung walang tulong ng ating minamahal na Vice Mayor at ng mga kusihal ng Maynila. Andiyan po si Kusihal Jonix Junicio, Kusihal Bobby Lim, Kusihal Ian Bansay Nieba, Kusihal Irma Alfonso, Kusihal Jesus Tagapahardo, at Kusihal Ernix Junicio. Palakpakan po natin sila. At sa lahat ng aming bisita na nandito, at sa lahat ng mga taga Katuparan. Naalala ko nung bata ako, umaattend ako ng mga yung meeting sa bahay, yung mga charismatic, kasi may
Michicha yun eh. After nung programa, siyempre bata ka, siyempre makatikim ka ng Ladies' Choice, at saka yung juice na nasa glass. Tapos meron ka pang sopas. May binanggit doon lagi na hindi ko makakalimutan. Madalas kong maalala kapag may mga bagay na kapag may mga bagay na kakaiba na magaganap sa buhay ng isang tao. May sinasabi doon yung ano, this is the day that the Lord has made. Ewan ko kung naalala niyo kung umaten kayo ng charismatic noong dekada 80. Noong 1998, pumasok ako sa gobyerno at a very young age, 23. Na ang tanging layunin ko ay makapagpabago ng buhay ng isang bata. Opo, literal. Sabi ko, isang bata man lamang, tulad ko, na pwedeng makaahon sa kanyang kinalalagyan. At maraming salamat sa mga taga-Tondo. Bagamat 23 anyos lang ako, binigyan ako ng pagkakataon ng mga taga-Tondo. Tapos, high school finish pa ako. Sabihin, hindi ako nakapag-aral. Pero ang tanging instrumentong pinangahawakan ko lang noon para maglingkod sa bayan ay yung aking dinanas noong ako'y bata pa na ayaw kong danasin ng ibang tao. Ang kumain ka ng tira ng tao sa basurahan ay siguro wala nang masasabing o wala nang maikukumpara sa salitang kalugmukan ng buhay. Dahil wala ka ng choice. Kundi mamatay ng dilatang mata o mamatay ng may hepa. Dahil yun lang ang choices mo sa buhay. At maraming pagkakataong hindi ka lang kumakain ng tira ng tao. Sa araw-araw ng pamumuhay mo bilang squatter, binabagabag ka kung yung bahay mo, galing ka sa eskwela bilang bata, kung nakatirik pa pagbalik mo. Dahil yung lupa, hindi inyo. Ang mga karanasang ito ay isang takot ng bawat tao. No? Pangamba ng bawat tao. Narinig ko rin nung ako'y bata, no? Maraming mga kilalang pamilyang politiko ang nagsasalita sa entablado. Babaguhin ko ang buhay niyo. Babay. Laging tuwing halalan, naririnig ko naman yon dito sa Tondo. I think narinig niyo rin yon. Pero parang tuwing halalan, ang mga mahihirap laging bida sa kwentuhan. Pag sa kwentuhan, angat na angat ang mahirap. Pero pagka panahon na ng oras ng paglilingkod, hindi naman natin matagpuan yung katotohanan sa likod ng mga salita ng mga kilalang pamilya na yaon. Doon sa patunay o naghahanap tayo ng patunay sa mga sinasabi nila.
ilan ang nariblak sa parola tundo. Tinamaan ng kalsada, tinapon sa probinsya. Ilan ang natanggal sa Mabuhay Street. Alam niyo yon dahil nung araw, madalas akong tambay dyan sa katuparan. Dahil marami akong kababata dyan. Dahil isang dire-diretso yan hanggang Saragosa, yung squatter area. Pag matatanong ninyo, nasana kaya yung mga kapitbahay ko? Nasana sila? Saan bundok kaya sila tinapon? Saan lugar kaya sila inilagay? Meron bang eskwelahan doon? Meron bang trabaho doon? Meron bang tubig doon? Meron ba kami masasakyan doon? Mga pangamba ng isang mahirap na pamilya na tuwing magkakaroon ng squatting o pagtatanggal ng bahay, yun ang laging agam-agam ng taong bayan. Kaya, ang pagpapasalamat ko sa Diyos, ganun na lamang. Maraming mga salitaan, mga opinion. Pero, may kukumpara pa ba na kaya mong baguhin at ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang tao sa kanya? Pagkaha, mamukat-mukat mo, ang daming kwento, ang daming salitaan, pero hindi naman nila alam yung tunay nating katayuan. Hindi nila alam, kayong mga taga-katuparan, sa araw-araw ng Diyos, nananalangin tayo huwag sanang lumindol. Hindi naman nila alam yun eh. Na ngayon mga building na kinatatayuan ng bahay natin, yung mga building na kinalalagyan natin sa mahabang panahon, anytime pwede nang gumuho. Hindi naman nila alam yun. Nananalangin kayo na sana huwag magkaroon ng aberya. Hindi naman nila alam yun. Alam lang nila kapag sila ay magsasalita o magkokomento at lumalabas paghalalan. Pero sa buhay natin araw-araw, kayo, na yung parang imposible, eh posible pala. So tama ang Diyos nung sinasabi sa atin, manalig ka lang sa Kanya at huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating, darating, darating din ng pag-asa. Gagaang din ang buhay. Sa inyo na mga benepisyaryo ng mga bahay na ito, bahay na ba ito? Alagaan nyo ito. Ingatan ninyo. Paalagaan ninyo. Mamaya, pag magkakasama na kayo ng pamilya ninyo, maghawak-hawak kamay kayo ng inyong pamilya at magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ako, nangarap din ako tulad ng pangarap ninyo sa mga anak ninyo. Nangarap din ako ng sariling mauuwian. Umulat bumagyo. Pagkaroon ng dilubyo. Magdildil man kami ng asin. At least yung bahay ay amin. Yun ang pangarap ko. Naging mabuti ang Diyos sa akin. Naging mabuti sa akin ang mga tao sa lungsod ng Maynila. Bagamat sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataong maglingkod. Darating at darating ang oras, liliwanag din ang ating isipan. Sino ang totoo? Sino ang tunay?
Kaya kayo na mga magulang, obligasyon natin sa ating mga anak na laging paglinawin ang kanilang kaisipan, ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan. Swerte kayo ngayon. Maswerte kayo ngayon. Pero paano ang iba? Paano na yung mga maiiwan? Mabibigyan din ba sila ng isang taong sa gobyerno na lilingunin talaga sila? Di natin alam. Yan ay tadhana. Magkakaroon din pa kaya sila ng leader? Leader na totoo. Na totoong pagtutuunan ng pansin. Yung katatayuan nila. That we don't know yet. Pero may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Walang maiiwan. Walang maiiwan. Ano ang natikman nyo, matitikman nyo. Nasabi ko na, ang dapat kong masabi, ang pangarap ko sa iba. Nung sinabi ko sa inyo, magtatatag ako ng ganito. May ilang pang pabida-bida, pero hindi tayo nagpatanig, nagpatalo. Tinuloy natin yung laban para sa inyo. Nangyari, kinaya. Alam ninyo, baon sa kalugmukan ang ating lungsod nung ako'y maging alkalde. Hindi kaila. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo minto. Humanap tayo ng paraan kung paano mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao, lalo na ang mga mahihirap nating kababayan. Kaya no matter what is important at the end of the day, panatag ang pamumuhay ninyo. At may pagkakataon pala. At sa mga matatandang nandito, buti na lamang inabot nyo to. Buti na lamang balang araw, magpapantay ang mga paa ninyo, pipikit ang mga mata ninyo, papanatag kayong lilisan sa mundong ito na ang inyong mga anak, na ang inyong mga mahal sa buhay ay may maayos ng matitirahan. Yan ang pangarap ko sa inyo. Kaya ko bang gawin? Kayo na ang humusga. Naintindihan ko ba kayo? Kayo na ang humusga. Dahil nung sinabi ko sa inyo, sa totoo lamang, harangan man ako ng tangke, ng bundok, nung sinabi ko magtatatag ako ng 1,000,000 pabahay, gagawin natin yun. Dahil ayokong kayo lang ang sasaya ngayong umagang ito. Loobinawa ng Diyos. Yang kinatitirikan ng building ninyo ay hindi pag-aari ng lokal na pamahalaan. Yan po ay national government, yang katuparan. Pero kung nagawa dito sa property, sa pag-aari ng lokal na pamahalaan, kaya nating gawin yan pagdating ng araw sa mga pag-aari ng national government. Nangyari dito, mangyayari dyan. Mangyayari kahit saan. Kaya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon, mabigyan ko kayo ng ngiti sa gitna ng pandemyang ito. Ngiting hindi mababayaran ng anumang halaga. Tunay na ngiti. Tunay na saya. At tunay na kapanatagan. Doon sa ibang building, maaari kayo nanonood sa Facebook, doon sa ibang tao, manalig. Manalig kayo sa Panginoon Diyos. Mabigyan lang ako ng pagkakataon. Laging tao ang mauna. Hindi ang politiko, hindi ang partido. Mamamayan, lagi ang magiging gabay natin sa paglilingkod sa bayan. Ang araw na ito ay ipinakikita natin sa mundo na dito, sa isang sulok sa tundo, napatunayan na pwedeng bida ang tao. Napatunayan, pwede pala makinabang ng tunay ang tao. Yan, darating ang mga araw, darating sa buhay natin, darating ang mga oras na magmumuni-muni tayo. And I hope someday, somehow, paliwanagin nawa ng Diyos ang kaisipan ng bawat isa sa atin. So ngayong araw na ito, inaalay namin sa inyo ang hirap na ginawa ng mga construction worker na nagka-COVID pero hindi tumigil na itayo sa lalong madaling panahon. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, sa araw-araw na ginawa na ng Diyos, nangangamba kayo na baka lumindol, magiba ang katuparan ng inyong tahanan. Hindi sila tumigil. Palakpakan natin ang ating mga construction worker. Masaya ako para sa kanila. Maraming nawalan ng trabaho. Libo-libo. Libo-libo. Hindi po isa. Hindi po sampu. Hindi po isandaan. Libo-libong mga mahihirap nating kababayan na itawid natin na makapaghanap buhay upang gawin ang inyong bahay. Hindi sila tumigil. Marami sa kanila nagkasakit. Kaya taus-puso ang aking pasasalamat sa ating mga construction workers na gumawa ng ating mga tahanan. Sa ating mga kapwa-kawani, mga konsehal, palakpakan natin sila. I owe it to them. At sa lahat pa ng bahagi ng ating pamahalaan. So muli sa inyong lahat, masayang masaya ako para sa inyo. Totoo pala na ang laway ko nasasanla. At maraming salamat, pinanghawakan ninyo ang laway ko. Maraming salamat sa inyo, pinanghawakan ninyo ang salita ko. Dahil kung maalala ninyo, ipinangako ko sa inyo to noong 2019. Maraming salamat, bagamat bata pa ako, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. I hope hindi ko kayo nasawi. Gusto niyo pa bang dumami to? We. Gusto niyo bang dumami ito? Gusto niyo ba yung iba pa ninyong kapitbahay magkaroon? Dapat lang. Damay-damay na to. Tama. Yun din ang gusto ko eh. Kung buhay lang nanay ko, hindi lang niya inabot eh. Basta masaya ako para sa inyong lahat. Ingatan ninyo ha. Pahalagaan ninyo. At least, hindi na kayo hihingalin.
Nakakita. Squatter ka lang, may elevator ka pa. Yeah? I mean, what kind of differences that can make and made, you know? Kaya, sa totoo lang, isa lang ang pangarap ko, naging libo-libo. Ngayon, yung iba naman, huwag kayong umalala, mag-alala. O, matatapos to, Marso, yung isa. O, susunod na yung isa pang building. Niawa ang Diyos. Walang maiiwan. Basta ako, kahit ano pang sabihin nila, ang importante sa akin, kayo, tao, mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pamahalaan. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na yon. Mag-iingat kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos, ha? Huwag kayo isko. Sa Diyos kayo magpasalamat. Ako, tulay lang. Importante, nakatawid kayo. I love you. Mag-ingat kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Magandang araw. Pagpalainawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa inyo po makabuluhang mensahe. Muli, palakpakan naman po natin na ating minamahal na alkalde. Sino bang mag-aakala na sa gitna ng pandemya, kayo po ay mabibigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Yan po ay dahil sa layunin, pangarap at sipag ng ating pong minamahal na alkalde at vice-alkalde. Muli, saludo po kami sa inyo. Ngayon naman po, mga kasama sa pagkakataong ito, nais po naming tawagin ang kinatawan ng mga tatanggap ng Certificate of Unit Assignment ngayong umaga upang opisyal na tanggapin mula kay Yorme Isko Moreno ang certificate. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Binibining Divine Grace Makapagal. Good morning po. Ayan, share ko lang po ah. Unang-una, binabati ko po ng magandang umaga lahat ng nandirito sa mga kinatawa ng Manila Urban Settlement Office. Lalong-lalo na po ang ating butihing Mayor Isko Moreno Dumagoso and Vice Mayor Hani Lacuna. Ma-share ko lang po, no? Sabi nga ni Mayor, sabi natin kay Lord, Lord, thank you. So, nais ko lang po ibahagi yung maliit na kwento. No, nung maliit po ako, lumaki po kami, nangungupahan lang kami. Hanggang sa nung nakapag-asawa ko sa kagustuhan namin na tumayo sa sariling mga paa. Nagsimula kami sa bahay na ang haligi namin ay dos por dos lang. Doon kami nagsimula. Pero okay lang yun. Sama sa buhay yun. Tapos, swerte mo pa nga kung may lababo ka eh. Ganun. Swerte talaga yun. Tapos pag umuulan, nagkakatingin ng kaming mag-asawa kasi nag-uunahan kaming maglagay ng mga labahan sa mga tulo ng bubong. Tapos pag, hintayin mo na namin tumila yan. Pag tumila na siya, magtitingin na kami mag-asawa, sasabihin ng asawa ko, okay lang yan. Importante, ligtas tayo. Kaya pag nakakita ko ng mga magagandang bahay, napapaisip ako, sabi ko, sana may ganyan din ako. Sana balang araw. Kaya sabi ko, magsisipag ako. Kasi isang araw, nag-post ang Manila Urban Settlement Office ng tungkol po sa pabahay. Nataranta ako. Email agad ako, tas gumawa rin ako ng letter, pasa sa City Hall. Lahat ng pamamaraan na pwedeng gawin, ginawa ko. Tapos, isang araw, dumating yung August 7 yata yun, nagla-live si Mayor. Sabi ko, oy, may mga ano na, may mga mukhang may napili na. Nawalan na ako ng pag-asa, hindi ko na pinagpatuloy panonood ng live. Maya-maya, nagbabanggit na si Mayor ng mga pangalan. Nood lang ako, pero sabi ko,
di na ako aasa kasi masakit. Para kang niligawan, tapos hindi ka naman pinagpatuloy ligawan, parang ganun. Tapos maya-maya binanggit, sabi ni Mayor, ganito. Yan yung papel. De, ganun yung pagka-announce niya. Sabi niya palang na de, parang nahihirapan siyang spelling yung pangalan ko. Kasi ang pangalan ko ay Divine, so supposed to be dapat D-I. Eh ang pangalan ko po sa birth certificate ay D-E. Sabi ko, baka nahihirapan lang si Mayor banggitin yung pangalan ko. Sabi ni Mayor, de, Divine Grace G. Makapagal. Maniwala po kayo, nagnanana po ang lamunan ko dahil may trangkaso po ako noon. Nakasigaw po ako ng di oras. At umiyak po ako sa sobrang tuwa. Yun po sabi ko, Lord, eto na yun. May katuparan na yung pangarap naming mag-asawa para sa anak namin na gumuulan, hindi na siya mag-aantay na tumila yung ulan bago siya mahiga kasi talagang ano talaga eh. Tumatagaktak talaga sa sahig yung tulo ng ulan. So sabi ko, mararanasan ko na rin yung gising mo, nag-e-echo yung kwarto, di ba? Ganun sa mga kondominyo. May gripo sa lababo, mga ganun. Mararanasan ko na rin siya sa wakas. So, ayun po, mantahin nyo sa dinami-dami ng mga nangyari. First time in the history na may pa-condominium sa Tondo. At hindi po imposible yan dahil sa ating mayor, palakpakan naman po natin, at ating vice mayor. At syempre, sa lahat din po ng bumubuo ng Manila Urban Settlement. So, yun lang po, masasabi ko, iba talaga si Mayor. Kaya, sa lahat ng mga kasama ko, pangako po namin, Mayor, na iingatan po namin ito. Promise po. God first. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Miss Divine Grace Makapagal. Miss Divine, samahan mo kami dito sa entablado at opisyal mo nang tanggapin ang certificate ng Condominium Vertical Housing Project. Nais ko pong basahin sa inyo, Certificate of Unit Assignment, let it be known that unit number of the Condominium Vertical Housing Project located at Barangay 101 Zone 8, Vitas, Tondo, Manila, subject of Ordinance Number 8730 enacted by the City Council of Manila on March 1, 2021 and approved by the City Mayor on March 23, 2021 is hereby awarded to, in accordance with the Socialized Housing Program of the City of Manila as provided under Ordinance 8370 and City Housing Investment Committee Resolution Number 2021-07-A, subject to terms and conditions set forth at the back portion hereof, occupancy agreement, and other existing policies and guidelines governing unit assignment given this day at the City of Manila. Palakpakan naman po natin. Sa pagkakataong ito, nais po nating tawagin ang ating mga beneficiaries. Nasamahan po kami dito para po sa isang photo opportunity. By tense lamang po tayo para mas mapabilis po natin. Ano? So simulan po natin. Ang unang sampu, Analisa Sarmiento, Virgo, Alcantara, Rosario Tanong, Markson Balais, Nathaniel Mostajo, Annie Kabakang, Jonna Uy, May Pahak, and Lorna Aberia. Nasamahan po kami dito sa entablado. By tense naman po, dito po ang entrance, dito po ang exit sa kabila para po mas maayos tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susundan po ito nila Benilda Rivera, Manilyn Torda, Jocelyn Obal, Rose Porcalia, Leonila Niñeza, Wilmar Ramos, Selvin Movilla, Mary Jean Acuña, Jerome Maaba, and Mernie Melgar. Maraming salamat po. Ang susunod na sampuho. Talaga naman ang Condominium 1 ay may floor area per story of 696 square meters. Total floor area per building na 10,940 square meters. Meron pong total of 12 floor. At 12 units per floor residential area of 2nd to 15th floor. Total number of units is 168 units. Ayan, maraming salamat po. Susunod na batch po ay sina Nilda Galiada, Sheila Ann Gaviola, Divine Grace Makapagal, Elena Cabras, Greg Bakunawa, Evan Lagare, Mary Joy Caligagan, Lorena Arsenal, Marty Manzanes, and Felissa Esquivel.
Humanda po ang susunod na batch. Si Joed Geniza, Samsia Kasim, Emily, or Emily Carandang, Stella Rose Abelio, Mary Karen Jean Tan, Freddy Hungay, Maria Agnes Sonaho, Marian Villanueva, Jamel Polikin, Melanie Capulso. Maraming salamat po. Susunod na batch po. Ang susunod po nating batch, si Marife Sumang, Debbie Don Paco, Anastasia Dinglasan, Abigail Abalos, Raymeline Batak, Smiley Wenda Pama, Andrian Umpad, Michelle Yalong, and Baby Ruth Zelmari, kasama si Maria Linda Bulan. Tingin lamang po sa camera. Maraming salamat po. Ang susunod po ay sina Aurelia Cese, Christopher Pera, Angela Acierto, Sunshine Elardo, Marilyn Tolibas, Anne Marybeth Santos, Myla Ali, Parker Jarel Alvarado, Annie Obalo, and Rosella Sarmiento. Tingin lamang po sa camera. Maraming salamat po. Ang susunod po ay sina Rhea Gallios, Rosalie Briones, Adelina Kasangkapan, Daryl Almaduvar, Christian Manrique, Karina Pangilinan, Daisy Sanchez, Mauricio Estanio, Abito Gipitulan, and Nancy De Leon. Sige po, dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Sige po. Ayan. Ayan, group picture na lang po. Sige po, tingin po sa camera. Talagang ramdam natin ang excitement ng ating mga beneficiaries. Congratulations po sa inyo. Ang susunod po ay sina Annie Palanas, Jeannie Ferrer, Marlon Dimain, Reggie Fabula, Pronita Arevalo, Marlene Martinez, Princess Parrot, Myrna Gomez, Fatima Blanco, and Ulysses De La Fuente. Ayan, diretso lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating po mga kasama, panatilihin po natin ang physical distancing. Ayan, sa ating po mga beneficiaries, mamaya na lang po yung mga selfies po natin. Mabibigyan po namin kayo ng pagkakataon mamaya. Tapusin lamang po natin ang unang parte ng ating programa. Sige po, picture na lang po. Ayan. Okay, ang susunod po ay sina Josie Urbano, Marisa Urbano, Jean Acebuche, Pio Kaakoy Jr., Jenny Rose Novales, Emelinda Gilhang, Romulo Javier, Jezebel Flores, Antonio Gayo, and Corazon Claros. Sa ating po mga beneficiaryo, uulitin po namin na mamaya na lamang po ang ating mga selfie kasama po ang ating minamahal na alkalde at vice alkalde. Mabibigyan po namin kayo ng pagkakataon maya-maya lamang po. Salamat po sa inyong pag-unawa. Tears of Joy, ika nga. Bay, talaga namang mapapaluha ka sa galak, sa pagkata. Marami pong pamilya ang nabigyan ng pag-asa. Bigyan niyo naman po ng masigawang palakpakan ang ating minamahal na alkalde, Mayor Isko Moreno Dumagoso, at Vice Mayor Maria Shali Sheila Hanilacuna Pangan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na batch po ay sina Jeremy Serapse, Marilyn Sabinay, Eva Dean, Angelo Garcia, Tolomeo Marcolita, Andrea Ramirez, Randy Mercado, Gerald Ruffles, Crispin Alcantara, at Jerry Pagayaran. Diretso lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na batch po ay sina Jerry Pagayanan, Griselda Ador, Analisa Palacio, Jeline Romano, Rolando Bacaltos, Rina Daldit, Gladys Ramirez, Janeline Montihar, Isidro Fideles, Lida Arsenal, at Ligaya Solano.
Ayan, i-open na lamang po natin ang ating mga certificates. Abay, talagang napaluhan natin ang ating alcalde at vice alcalde sa Galak. Maraming salamat po sa ating lahat at congratulations po sa ating po mga benepisyaryo. Ang susunod po ay sina Gregorio Opilac III, Jaime Ticong, Arturo Cajipe, Nesitas, El Cisura, Daisy Oliveros, Carmelita C., Jorico Flores, Nora Medina, Lorian Villar, at Melba Malyarin. Tingin lamang po sa ating camera. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod po ay sina Argeli De La Fuente, Jessa Cajipe, Arnold Fabula, Julius Bituonan, Joanne Baleares, Lutgardo Amoro, Mary Jean De La Cruz, at Romel Clemente. Muli po ang ground floor ng ating condominium ay may daycare, office, livelihood center, toilet, pump room, electrical room, maintenance room at two stairs nods. At ito po ay may dalawang elevator. Palakpakan nyo naman. Congratulations po. At maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayan po, may last batch pa. Ayan, maraming salamat po. Sige po. Ayan, tingin lamang po sa camera. Solo ni Sir. Salamat po sa inyo. Sa pagkakataong ito mga kasama, tayo po ay tutungo na sa ribbon cutting area. Nais po naming imbitahan ang bawat isa na samahan kami sa ikalawang bahagi ng ating programa. Para po sa ribbon cutting area, tayo po ay sasamahan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan, Congressman Yul Servo Nieto, City Architect Pepito Torres, at Chairperson Investment Committee Attorney Maria Cristina Fernandez, kasama rin po City Engineer Armando Andres. Kumanda na po ang bawat isa para po sa pagpuputol ng laso. Saan man kayo nanggaling, hindi kayo ibang tao. Mga kasama, ito po ang isa sa napakaraming proyekto ng ating pong minamahal na alkalde at vice alkalde. Talaga namang napakaganda ng Condominium 1. Sino po mag-aakala na tayo po ay magkakaroon ng ganito kagandang pabahay dito po sa Tondo? Kaya naman po, ang aming pong pasasalamat sa sipag, tiyaga at pangarap ng ating minamahal na alkalde at vice alkalde, sampu ng kanilang mga kasama. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kasama, humanda na po ang bawat isa sa pagpuputol ng laso. Samahan niyo po akong magbilang. Ang condominium po ay mayroong 168 units. Ibig sabihin lamang po nito ay meron po tayo mahigit na 100 pamilya ang mabibigyan at nabigyan nang napakagandang pabahay, at yan po ay dahil sa sipag at tiyaga ng ating minamahal na alkalde. Ngayon naman po, mga kasama, sabay-sabay po tayong magbilang para po sa pagkuputol ng laso in 3, 2, 1. Ganap na nga pong nabuksan
ang Tondominium 1. Congratulations po sa lahat po ng ating mga beneficyaryo. Sa pagkakataong ito, tayo naman po ay tutuko na at atin na pong sasaksihan ang pagalis ng tabing sa panandaan ng gusali na pangungunahan muli ni Mayor Isko at Vice Mayor, kasama po sila Congressman Yul Servonieto, City Engineer Armando Andres, Architect Tito Balmoris, mga kasati na pong saksihan, pag-alis ng tayo sa panandaan ng gusali. Mayor Isko, Vice Mayor, kasama po sila Kong, sila City Architect at City Engineer. Mag-ready na pong bawat isa. In 3, 2, 1. 1 ang 15 palapag na proyekto pabahay na ito sa Vitas, Tondo ay ipinatayo ng pamahalaang lungsod para sa mga batang Maynila upang matugunan ang kanilang pinakamimithing pangangailangan sa pabahay. May 168 mga unit na magiging maayos at abot kayang tahanan ng mga karapat-dapat na pamilyang Manilenyo. Ang mga publikapan at mga pasilidad ay sadyang ginawang bahay hagi ng gusali upang maging kaagapay ng bawat mag-anak sa pagsulong ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay sa sasakatuparan ang karapatan ng bawat pamilyang Pilipino para sa isang disentirahan, maunlad at progresibong lipunan. Pinasinayaan ngayong 7 ng Pebrero, taong kasalukuyan, lagda ng ating Alkalde Francisco Isko Morendo Magoso at Vice Alkalde Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Muli, congratulations po sa lahat ng mga benepisyaryo. Maraming salamat din po sa ating pong minamahal na Alkalde at Vice Alkalde sa inyong pong sipag at pangarap. Muli, ito po si Camille Escanio, ang inyong tagapagpakilala. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mic check. Thank you.
puso ay Pilipino. Good morning. Thank you. Well, masaya ako para sa ating mga kababayan na upuli sa maliit nating kaparaanan, maitaas natin ang antas ng pamumuhay nila. Na yun natitikman ng mayaman ay pwede matikman ng mahirap. O makikita mo yung day, sabi ko nga, day is the day that the Lord has made, that in our own little way, yung equality ay unti-unting nararamdaman ang ating mga kababayan. It's an historic moment also sa buhay ko, kasi nung araw, bilang isang squatter, ang harap ko rin magkaroon ng sariling masisilungan. Katulad ng laging sinasabi sa akin ng nanay ko, aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan, tao pa kaya. But God has so many ways of doing things. Di lang ako nagkaroon ng sariling akin, nagkaroon pa ako ng pagkakataon makapagbigay, ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng tirahan, at hindi lang basta disente, komportable at maayos na tirahan, yung mga kababayan nating squatter, yung mga kababayan nating habang buhay na nangungupahan, ay nagkaroon na ng pagkakataon magkaroon ng sariling kanila. Salamat sa Diyos. So, and that is why this is the day that the Lord has made.
I'm happy for them. Siyempre, alam mo, napakahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. Napakahirap. Parang napaka-imposibleng paniwalaan yung nangyari sa akin. Yung kumain ka ng tira ng tao sa basurahan. Yung mapalayas ka, magiba ang bahay mo. Masunugan ka, mapalayas ka sa upa. At na yata ng pwedeng ikalungkot ng isang tao dahil sa naganap sa kanya, inanas natin. Kaya kapag ka natutupad ko yung pangarap ko para sa tao, magkaroon ka ng maayos na eskwelahan, magkaroon ka ng maayos na ospital, ngayon magkaroon ka ng maayos na bahay, siyempre, it boils down to parang memory lane eh. Siyempre, dati, pangarap ko lang to makamit. Eh ngayon, nakamit ng ibang tao. Kaya ako nabubuhay ang nanay ko, ang tatay ko, siguro matutuwa rin yun. Masaya na ako, natupad ko yung mga bagay na nasabi ko na sa ating mga kababayan. And I hope, someday, somehow, na lumaganap ito tamang parte ng ating bansa. Yung imposible, akala mo imposible, naging posible. And kayo na po ang humusga. Anyway, you are all invited here. Tingnan po ninyo yung mga pasilidad, alidad, kung paano ibigay yung sobra. Kasi sabi, sobra-sobra naman. Okay, sabi ko, bakit? Pag mahirap ba, kailangan kulang? Yun naman ang akin doon. Hindi naman to kasobraan. Tama lang. At marapat lamang. So they have their own park, they have their own sports facility, the utilities, and so on and so forth. Masaya ako para sa kanila. Masaya ako para sa tao. Ay, siyempre. Siyempre. Iba yun eh. Iba yun, I swear to God, it's a different kind of feeling. Hindi ko ma-explain sa inyo. I think, mararamdaman mo lang yun kapag nakaranas ka, umupa, at mapalayas ng kasera mo. Mararamdaman mo lang yun kapag squatter ka, tapos pag-uwi mo, wala na yung bahay mo. Mararamdaman mo lang yun kapag yung bahay mo barong-barong, kapag umuulan, inuubos mo lahat ng tabo at balde para salukin yung tulo at bumabaluktot ka para hindi mapatakan ang paa mo dahil sa tulo ng bagyo, dahil barong-barong ang bahay mo. Mararamdaman mo yun. Yes. Yes, yes. Kasi lahat yun, George, yung ibang kwento ng ibang tao doon, lahat yun, dinanas ko. Yeah? So, imagine mo, may bahay ka na, nakakaipon ka pa. Yes. As you all know, they're going to pay 2,000 pesos, but that money is a savings for them. So, tapos, meron silang mga pasilidad, may livelihood center, may daycare center, yung anak, tapos yung ginagawang mga 10-story air-condition na eskwelahan at ospital. So, tapos may swimming pool pa to it, ha? So, it's, ayan. Kaya magkakaroon ng access yan dyan, eh. Sa gilid, doon, magkaka-access. Pag natapos na yung Veterinary Inspection Board, yung sa kabila. Yeah. Sure. Yeah. Tomorrow, we'll surrender ourselves to God. Yun ang una namin gagawin. Hingi kami ng gabay. Magmimisa kami ni Doc po, ni Doc Willie at ng aking mga kasama, mga senador. Tapos magmo-motorcade kami.
hanggang mananghali. Tapos alas 6, a very simple proclamation rally. Modest and simple proclamation as much as possible. Kasi gusto ko pa rin unawain yung katatayuan ng tao na may pandemya pa, may infection pa. So hanggat maaari, siyempre, gusto ko maiparamdam sa kanila na hindi lang yung sarili namin ang iniisip namin, yung kampanya namin, but also yung katayuan nila sa loob ng infection na ito. So that's gonna be the event tomorrow. Yeah. Baga mo motorcade. Motorcade. Tapos sa gabi, sa Cartilia, sa Loton. We invited a few supporters. Tama-tama lang. As much as possible. But in an open air. Sa mga probinsya, ikot din. Someday. George. Ngayon po sa sabak na gawin sa national campaign. Yeah, tomorrow. Wala naman. I always leave it to God. Do your best and God will take care of the rest. Sabi nga. In relation to Manila? Awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga yung pagsisikap ng mga kawani ng pamahalang lungsod na itaguyod ang kaligtasan ng mga tao. As you all know, we are about less than 1,000 yesterday and continuous decline of the infection. Tapos, may sorpresa kami ulit sa mga taga-Maynila. Vice Mayor Hani and I opted to assess ahead of time yung masamang impeksyon, masamang epekto ng impeksyon ng Omicron sa kabuhayan ng tao. As you all know, tumaas ang level natin, marami na wala ng hanap buhay. Baka mamaya marami na naman nagsarang negosyo. So pag nawala ng hanap buhay, taggutom na naman. Gutom na naman ang aabuti ng ating mga kababayan. So, having said that, because of the experience in the past, Vice Mayor Hani and I, and the members of the City Council, appropriated something for 700,000 families ulit sa Maynila, para walang magutom sa Maynila. So, dito man lang, maparamdam namin, in our own little way, na lagi silang may masasandalang gobyerno sa lungsod ng Maynila. So, after tomorrow, we're gonna do that and address that. So, antabayan na yun in a matter of few hours. Naggayak na kami para maibsan man lamang yung hirap na dinaranas ng tao. Again, sa Maynila, pantay-pantay. Mahirap, middle class, mayaman, tatanggap ng ayuda sa lungsod ng Maynila. Salamat naman na appreciate mo yung pagiging pagdidisiplina namin. In fact, total, natanong mo yan, ano? Natanong mo na rin yan, postering. Ako po ay nakikisuyo. Let me take this opportunity. Nakikisuyo po ako sa mga leader natin, sa mga supporter natin, na ibaba nyo na po yung malalaking billboard. Kasi bawal po yon sa size na hindi allowed ng Commission on Election. Kaya nakikisuyo, maraming salamat for so many months you paid for it, for so many months you printed for that. Ang pakisuyo ko lang, yung mga billboard sa highway, no? Yung mga billboard sa highway, huwag nyo na pong bayaran para ibaba na, kasi po, lumalabag po yan sa alituntunin ang Commission on Election. Kaya ako na po nakikisuyo sa buong Pilipinas. Alam ko po, no, na may mga billboard sa public areas. Pero kung bahay ninyo at tosgas ninyo, okay lang. Pero kung alam mong advertisement, ako na po ang nakikisuyo. Ibaba nyo na po. Basta ang gusto ko sa kampanya ng Isko, Doc Willie, hanggat maaari, hindi man tayo perpekto, hanggat maaari,
lagi tayong sumunod sa alituntunin hanggat kaya natin sa alituntunin na pinatutupad para sa mga kandidatong katulad natin ng Commission on Election. Total, nabanggit mo na rin naman yon, Romel. So, nananawagan ako. Ibaba nyo na po. Maraming salamat. Tumusgas kayo. Pero, sunod tayo. Sunod tayo sa mga alituntunin. Okay? Sorry. Yeah. basa ako sa taos, if I may use your word, yung mga kalaban natin mga higante. Pero sinabi rin sa Biblia, si Goliath tinalo ni David. Ibig sabihin, sa Diyos, walang imposible. And today is the testimony, ito isang patunay, itong araw na ito, isang patunay na itong palugmok, and you were here, just so you know, you were all here, you saw this area. Di ba nakita nyo, ano to, the building na tae ng baka, sungay, baho, naalala nyo to, di ba? Na ito, talagang pusali, no? Pusali. At ngayon, halos wala na kayong... Oh, hindi ba? I mean, let's be honest to... delikado yan, pag wala ka na pangamoy, COVID na yan. I mean, di ba, nawala yung nanunuot, yan, yun ang eksaktong word, nanunuot na baho. Then it became a living space para sa mga kababayan natin dito. So, walang imposible. O, para sa atin, ako, naniniwala ko, katulad ng mga kababayan natin, lahat tayo nagsisikap kasi naniniwala tayo, posible tayong umangat. Naniniwala tayo sa buhay, posible tayong umangat sa buhay. Naniniwala tayo sa pangarap kasi posibleng makamit natin ang ating pangarap. Pero ang lahat ng, para ito maging posible, ay kailangan mo namang kumilos. So, today, nangyari, natupad, naganap, unay, at least yung mga kababayan natin na nasabihan ko nung araw, nung kampanya, at least nasingil nila ako at ngayon ay may resibo na sila. Awa ng Diyos. Yes. Fair play? Hindi naman, bahala sila. Matanda na sila. Hindi, sa akin lang yun. Initiative namin yun. I cannot answer their intention or campaign. Sa akin, ang personal kong panawagan sa mga supporters natin, sa sumunod tayo sa alituntunin, maging magalang tayo sa kapwa, tapos magpabasa tayo sa ulan nang dumami tayo. Hopefully. So, ha? The oldest history is in the Bible. Ang sinabi, yung mga matatangkad, matatayog, mga kilala, malalakas, o tinalo ni David na isang ordinaryong, galing sa isang ordinaryong pamilya. So, sa akin, history repeats itself. May kasabihan din ganun. So, may awan Diyos. Oo, naniniwala ako. Bubuti ang panahon. And you were saying again, Romel? So it's up to them. Basta sa atin, Romel, ang panawagan ko, yung kaya kong kontrolin, which is yung as much as possible, those who are supporting us, spending money for that, so not to violate mga billboard, no, na malalaki, violative of ano yan eh, of the omnibus election code, no, and rules in the campaign. So sa akin, yun ang panawagan ko. Ngayon, it's up to them. It's up to them. I will let the people, hayaan ko na ang taong bayan ang humusga sa aming lahat. Kat? Hindi, manawa kayo rito. Welcome kayo sa Maynila. Basta kami,
Katulad niya sinabi ko kanina, when I was asked, na kami ay magkakaroon ng as much as possible, simple, modest proclamation. As much as possible. You know, talaga ako, ganun. Hanggat maaari, ako, susunod tayo sa alituntunin kasi kung gusto natin mag-lead, kailangan mapakita rin natin sa tao na tayo mismo nasunod sa sarili nating mga pinatutupan. As much as possible. But those candidates also from the other side of the river, welcome po kayo sa Maynila. Punta po kayo rito. Pwede po kayo mangampanya rito. Ito na po ang otoridad. Sa akin nyo na po marinig. Oh. Welcome po kayo sa Maynila. Meron na po kayong libreng permit. Ito na po, sinasabi ko na. Hindi nyo na kailangan mag-apply ng motorcade permit. Mag-motorcade po kayo rito. Mag-intablado po kayo rito. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi kayo makararamdam ng anuman. Ako na, para wala na po tayong chismis o kaya alam mo yung mga kwento-wento, walang wenta. Basta tayo, ito na. Let me use this opportunity sa ating mga kapwa katunggali, no? Mga kandidato. Go ahead to the national candidate. Starting tomorrow, umikot kayo sa Maynila, mangampanya kayo sa Maynila. Welcome po kayo. Ito na po yung permit. Basta maliwanag na tayo, ha? Kaya siguro, para mabura sa isipan, yung mga gagawa pa ng kwento. O basta ito na, sinasabi ko na. Ngayon, kung kayo magdidikit ng poster, make sure, huwag nyo naman gawing eyesore. As much as possible, no? Tapos, sumunod lang kayo sa alituntunin ng COMELEC. Wala na kayong maririnig sa amin. Tapos, yung tinatanong ni Kat, di ba, na yung paano yung social distancing, I hope matanda na sila, alam na nila ang tama't mali, I hope they will follow yung question mo, yung minimum health standard na pinatutupad. Kami naman, umasa ka Kat, pasanggat kaya namin, within our control. Katulad niyan, yung aming proclamation rally, would you believe by invitation lang? Yes, because we really wanted to control yung minimum health standard. So we follow our own rules, sort of saying. No? Kaya, but it will not be a perfect campaign, but pumanatag kayo lahat na kami pipilitin naming sumunod. Yun ang kompromiso ko sa taong bayan. Okay? Slogan mo, bilis kinos. COVID, 50, 60 days, 82 days. Ito daw, 14 months lang yata. So, yes, 14 months lang. Yes. In less than 2 years. Ay, scalable ba ito? Biri mo, ito, tapos yung kabila. O nga pala, I'll see you in a matter of few weeks. Yung squatter sa gitna ng Valderrama, sa Binondo. Ilo-launch na rin, turnover na rin natin yung Binon Dominium 1. Sabay-sabay yun, ate. Scalable. Awa ng Diyos. Scalable. Duplicable. Nagturo na nga ako kanina eh. Ayan o, di ba? Oo. Oh. Kasi, ito kasi pag-aari ng national government eh. Yung proper NHA. So, halimbawa, siyempre madali mo nang maialat. Ganito na rin yun. Ito kasi plug and play. Plug and play naman. So anyway, thank you. Ingat kayo. Mag-ingat kayo. Salamat sa Diyos. Ha? God first. Thank you.